Pinahari ng ilang lugar down south dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Ang isang mall sa Las Piñas nag-offer ng free overnight parking at wifi at charging stations para sa mga stranded. Mula sa Bacoor, Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, good morning. Kamusta dyan? Paolo at Marga, stranded at nahirapang umuwi ang ilan sa ating mga kababayan matapos bahain ang ilang bahagi ng Metro Manila, partikular na yung Las Piñas, Parañaque, pati na rin yung kalapit na Bacoor sa Cavite. Sa mga kuha ng netizens, mag-aalas 10 na kagabi ay abot 20 pa rin ang baha sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Pero may ilang rider at driver ang sinuong ang baha para lang makauwi. Ang ilan naman nating mga kapatid na walang sasakyan, pati na rin ang mga rider na ayaw magbaka sakali sa baha sa SM Sukat muna nagpahupa. Maging ang S-Lex bago mag-tolgi papuntang C5 binahari. Lubog din sa baha ang Barangay Zapote sa Las Piñas. Sa Facebook post ng Las Piñas LGU pasado alas 6 kagabi, makikitang hindi madadaanan ang Zapote Junction. Gutter deep naman ang baha sa kahabaan ng Alabang Zapote Road. Kaya ang pamunuan ng SM Center Las Piñas, sinuspindi muna ang paniningil ng overnight parking fee para sa mga sisilaw na sasakyan. Pwede ring maki-wifi at charge ng gadgets ang mga na-stranded sa mall. Sa pag-iikot ng News 5 kaninang alas 2 ng madaling araw, humupa na ang pagbaha sa Parañaque at Las Piñas. Sa Bacoor, Cavite naman, tumukod ang daloy ng trapiko dahil sa pagbaha sa kahabaan ng Aguinaldo Highway. Lampas tuhod ang baha sa SM Bacoor bandang alas 4 kaninang madaling araw. Paolo at Marga, pasado alas 2 ng madaling araw ay nagsimula ng paging pag-ambo na lamang yung nararanasan sa Parañaque at sa Las Piñas. Dito naman sa Bacoor, sa Cavite, ay mahinang pag-ulan ang nararanasan na minsan ay humihina pa at nagiging pag-ambon. Kaya naman yung pagbaha sa kahabaan ng Aguinaldo Highway ay nagsimula ng humupa. Paolo at Marga? Alright, maraming salamat sa update. Justine Punsalang.